utos naman ng korte na inipat sa Pasig City Jail ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Quibuloy. Pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng kampo ng prosekusyon na ilipat na ng kulungan si Apollo Quibuloy. 212 ay ordered issued by RTC Pasig. Today po, November 27 by 4 p.m., we expect na we will be transferring po the custody of Apollo Quibuloy to the Pasig City Jail. Ito na, may actual video yung paglipat kay Pastor Apollo Quibuloy na ipasok sa kulungan. No? Dahil siya lang ang nanatili sa PNP Detention Facility at dinala sa Philippine Heart Center and then nilipat dahil kulang ng kagamitan. Ngayon, pinayagan ng at pinaburan ng korte yung hiling sa prosecution na ipasok si Pastor Apollo Quibuloy sa kulungan. May katanungan tayo dyan. Yes or no lang yan. Kayo, payag ba kayo na ipasok si Pastor Apollo Quibuloy sa kulungan nung sinabing merong sakit umano ito sa kanyang puso? Ang good news, may puso si Pastor. Ang bad news, may sakit daw ang puso niya. Tatalakayin natin ito, ipakita natin yung actual na video. Kumusta? Ito na ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Quibuloy na siya'y magiging kahalo na sa mga ordinaryong nabibilanggo dahil inutos ngayon sa korte na siya'y ipasok sa, o napasok na ngayon sa kulungan sa Pasig City Jail. Nauna nang napasok yung mga kasama niya. Siya na lang ang nanatili doon sa PNP Detention Facility at nalipat sa ospital dahil may diferensya daw ang puso niya. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago alang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Okay. Update lang, no? Sa kasalukuyang pangyayari, lalo na kay Pastor Apollo Quibuloy. Oh, so, pindutin niyo lang yung question and answer natin. Payag ba kayo na si Pastor Apollo Quibuloy ay ipasok na sa kulungan galing sa ospital? Yes or no lang yan, no? At ngayong araw na ito, so makita natin yung video na ito. So si Pastor Apollo Quibuloy dito, naka-wheelchair, oh. So naka-wheelchair si Pastor Apollo Quibuloy. Bakit naka-wheelchair si Pastor Apollo Quibuloy? Ito na. Galing sa hospital, nilipat patungong kulungan. At yun. Bago na ang tirahan ni Pastor Apollo Quibuloy, di siya sanay dito dahil sanay siya sa kaniyang kaharian. At ika'y kinatuwa naman ng abogado ni ng mga biktima, lalo na ni abogado ng ni alias Amanda
ang desisyon ng korte. Of course, we are very happy kasi yun naman talaga yung gusto namin mangyari, na malipat siya sa city jail kasama ng mga ibang akusado. To be fair naman to the other accused, wala naman siya dapat special treatment eh. Kasi kasama naman siya ng katulad ng ibang mga akusado, walang dahilan para magkaroon siya ng special treatment na hindi niya maranasang makulong din habang tinatry yung case niya. They are claiming innocence until proven guilty. So, let it be. But dun tayo sa tamang proseso. Dun ka sa city jail. I saw from the news kasi na dental. They're going to have a procedure today. Heart procedure. It's not dental. I don't know why they have to say that it's dental. I don't know if it has something to do with Kibuloy running for senator, that they want to hide that fact. But the fact is, it's not just dental. Of course, kasali yung dental. Pero he's going to undergo angioplasty. Okay. Yun ang pahayag sa legal counsel ni Amanda. Habang nagsagawa din ng press conference ang PNP kaugnay sa utos ng korte sa paglipat ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa ospital patungong kulungan. Panto ay ordered issued by RTC Pasig today po, November 27 by 4 PM. We expect na we will be transferring po the custody of Apollo Kibuloy to the Pasig City Jail pursuant to the court order issued po. Ma'am, dala pa ba siya dito from Kingdom? Hindi na po, diretso na po siya. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however, the court ordered po the PNP to conduct a medical finding. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. Eh. But if you may recall, last November 8 hanggang November 16, he was given medical furlough po sa Heart Center po, and then ito po, may panibago po uling lumabas na order na hanggang today po ay dapat makabalik na po siya. So, nung November 22 po ay nag-issue po ang korte ng RTC po ng Pasig para i-transfer po yung kanyang custody po. Dahil remember po, temporary lang naman po yung kanyang detention dito sa Karami. And since tapos na po yung medical assessment at nakapag-submit na po tayo ng compliance sa korte, so there is no more reason for him to stay po dito sa Karami po. At malinaw naman po yan na dapat po doon po siya at yung iba pa pong mga nakakasuhan na dapat nakakulong po sila sa BGMP pending po yung trial ng kanilang mga cases po. Kailan man ililipat si Kibuloy at paano po mga we expect po mamaya po, kausap ko po kanina si General Radel Ramos, so hindi na po dadaan sa Karami yan. We expect by 4 PM po ay nasa Pasig City Jail na po siya. Well, for one po, this is again in compliance with the court order po at sinabi ko nga po kanina na yung kanyang detention naman po talaga dito ay temporary and we welcome po the order issued by the court at definitely we it entails financial and human resources po kapag ka tayo po ay nag-escort sa kanya, papunta sa hospital, papunta po sa mga court appearances po nila. Definitely po, mga more or less mga 40 to 60 PNP personnel lagi ang kasama dyan sa convoy kapag kailangan po siyang i-transfer to and from the venues po. So definitely, this will ease po the burden on the part of the HSS po in providing security escort every time he needs to go out of Kamkrami po. By 4 PM po, we expect po by 4 PM po ay aalis na, ay maililipat na po siya. So, we'll provide you updates po kung what time po yung expected departure po niya sa hospital po. Pa sila pumunta ron or may mga ano ba napansin, may mga vehicles ba na dala sa kanila doon?
just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine. And I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So, hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagre-reklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. Providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days, with a commitment na babayaran po sila, yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung nililista po, yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan na abutan po sila. Allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung pinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong logbook po na yan. Yan po. Medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po, kung bakit na andun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon, sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So, we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Hindi po kami reaction dun sa sinabi ni nung dati presidente nung nakaraan. Ang mga kaayos na nung punang gobyerno na yun ay ang pulis at ang militar. At hanggang parang hanggang daw kailan mag-release na ang presidente nyo ay at. Lahat naman po tayo may karapatan magpahayag ng kanila na ang ating mga saloobin, pero at this point in time, yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, let us all be discerning sa lahat po ng lumalabas. Marami pong may mga personal and vested interest po na sinasakyan po yung mga political issues ngayon. Ang pakiusap natin, let us spare the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police from this political noise. Nakafocus po tayo sa pagtupad po ng ating tungkulin. Ang inyong mga kapulisan at kasundaluhan po ay mga professional na mga individual. Alam po natin kung ano po yung mga dapat nating sundin na mga legal orders. At naniniwala po tayo na lahat po ng sundalo at pulis ay mga professional at tapat po sa mga sinumpaang tungkulin po nila. We will remain a political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises. So, yun ang press conference ng PNP
kanina mga kapatid. At ito na ang paglipat ni Pastor Apolo Kibuloy mula sa ospital. The wheelchair atas si Pastor Apolo Kibuloy. Nahirapan na siguro itong maglakan. Inilipat na siya. Di na siya dadaan sa Camp Krami patungo ng Pasig City Jail. So, abangan natin kung ano ang susunod na kabanata kaugnay sa bagong tirahan ni Pastor Apolo Kibuloy ngayon. So, may katanungan tayo dyan. Yes or no lang yan. Pabor ba kayo na ipasok na si Pastor Apolo Kibuloy sa kulungan na sinabing may sakit daw ang puso niya? Welcome sa mga pumasok. Sila si YT mo, si Alicia Espiritu, si Leonora Campuzano, yes. It's, ano to? Ipako. Ay, Pako. Grabe na naman. Pako na agad sa cross. Si Pastor Apolo Kibuloy. Si Chado Con. Good evening sa lahat. Taga-subaybay. Brad Windell, si Sarah. God bless. Mama Mary loves you. Si Whitey mo. Dapat lang ipasok siya sa kulungan. Walang special treatment. Dapat. Porque mayaman siya or ma-impluensya, magpa-hospital arrest. Shadow Kun, sorry, mali. Pindot ko, hihi. No button. Si Margie Saligan. Si Eduardo Anuevo. Leonardo Busilac. Si Benjamin Domingo, Oscar Puson, Jose Yucariza, Benjamin Domingo from Japan pala ito. Japan. Si Mathie Trivia TV Channel. Subukan pakawalan yan. Malakas pa sa kalabaw yan, lahat ng mga mayaman na may sala, magkakasakit. O nga, no? Pag nasa patungong kulungan na, ilan yung mga naka-wheelchair at nilagyan pa dito sa liig? Si Arroyo noon, no? Pero ito sistema natin ngayon na yung ilang mga politiko na napatunayang may kasalanan pero dahil may impluensya, binigyan ng presidential pardon. So, wither-wither lang ang panahon. Okay. May inilabas na sulat ang Archbishop ng Maynila kaugnay sa napakagulong pangyayari ngayon sa politika. No? Grabe, alam nyo yan. O sa lahat ng mga pasok, sila si Vivian Kapampangan, si Diodido Ducina, Luisa, Roniel Alaba, watching from Bayabas, Cagayan de Oro City, si Danilo Bermijo, dapat lang para maranasan niya ang kulungan. Si Mathieu Atrivia TV, watching from Hong Kong. Stila Dado,
si Elpidio Acosar at Santo Benedicto sa lahat at yung mga kapatid na sumusubaybay. So dito siguro dumaan siya ng heart procedure dito dahil naka-wheelchair na. Naka-wheelchair siya si Pastor Apolo Kibuloy. Naka-wheelchair siya. Iwan ko kung pati ba doon sa kulungan maka-wheelchair pa rin siya. So, yon. Dinala na siya sa Pasig City. City Jail. So, abangan natin kung ano ang mangyari ngayon kay Pastor Apolo Kibuloy. Si Skylight. Pastor, ngayon ko lang napagtanto. Dami mong mga ari-arian. Pati naman City Jail. Gusto nyo makakam. Ano yan? Ikaw na talaga ang ari sa lahat. Di po ba si Pastor Apolo Kibuloy self-proclaimed appointed son of God? Pero bakit tumakbo siya sa pagka senador? Di ba niya kaya na i-self-proclaim na lang niya na magiging senador siya kung pagka appointed son of God nga, kaya na yung i-proclamar? Senador pa kaya? Di ba? So, watching from Dumaguete City, si Santo Benedicto. Rita Reyes, si Buena Gumabay. Diyan sa Bauco Mountain Province, daming mga nagsubaybay natin. Wala. Si Whitey Moo from Jinsan. Michael Brosas. So, abangan natin. Ito si Miriam Alcon. Yes daw. Si Elsa Yangson. Gerson Gumis Udo. At sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. So, self-proclaimed senator. Nagawa nga niyang i-self-proclaim ang kanyang pagka-appointed son of God. Pagka-senator pa kaya di niya kaya? Sa palagay ninyo? So, nangunguna ngayon ang yes, 88%. Na dapat daw umano ikulong na si Pastor Apolo Kibuloy. Juanito Alonan. Baka mamatay si Pacquiao tapos mabuhay muli. So, di ba sabi niya na glorified body na siya? Ang glorified body, hindi yan magkasakit. Dahil glorified body, si Sim Joaquin Rosero. Yes, ikulong na yan. Si LV Opley. Pacquiao for senator. Go, pastor. Maraming scholar si pastor. Daghan siya gitabangan. Ikaw, bro Windel, unsay ambag nimo sa Pilipinas. At totoo nga, may natulungan si Pastor LV Opley, pero patong-patong ang kaso ng pastor mo, no? Ibig ba sabihin pag may natulungan siya kahit na mga politiko pa sa kasong ito di na niya haharapin pa? O dapat panunayan niya sa sarili niya na inosente siya. Ang dami niyang mga abogado. Mas marami pa kaysa kaso niya. Pero ang problema, may kakayahan ba kaya yung mga abogado niya na gawin ang dapat nilang gawin para mapatunayan na si Pastor Apolo Kibuloy
ay Pastor Apolo Kibuloy ay inosente talaga, sabi ni Opley. Katoliko, for you know and for your information, yeah. Ang daming mga kaanib ni Kibuloy na Katoliko. Naalala ko yung kaanib ni Kibuloy na mga youth na pumasok sa bahay. Oh, walang pagkakaiba yan, LV. Sabi ng mga kaanib ni Kibuloy, mga Katoliko po kami, hingi muna kami ng suporta para sa mga youth gathering. Kaya tinanong ko, Katoliko pala kayo, sino ang obispo dito? Sabi na, hindi naman kami na taga dito, taga Iligan kami, Iligan daw sila. O sige, kung Katoliko kayo, sino ang obispo sa Iligan? Sabi ng isa, pare-pareho naman ang lahat na relihiyon. So, biglang nagbago. Oh. So, ngayon, sabi ni Opley, Catholic daw siya. Dismiss ang cases. Baseless. Dismiss. Na-dismiss ba? Wala pa. O, kailangan pang harapin ni Pastor Apolo Kibuloy, no? Ang mga kaso niya. At di po ba si Kibuloy mismo nagsabi, hindi ako susuko. Dahil pag susuko ako, papatayin nila ako. Ano nangyari? Naipit, sumuko. Sumuko talaga. Pagkatapos, nagawa ng kwento. Pumasok daw umano siya, galing sa ibang lugar, di siya nakita sa mga pulis. Kung may kapangyarihan itong si Kibuloy, edi pakita niya yung kapangyarihan niya. Ha? Baka bigla lang mawala siya sa kulungan. No. May kapangyarihan ba siya na makalabas siya sa kulungan? Yon. Abangan ang susunod na kabanata. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. O, ito. Dala kay Pastor Apolo Kibuloy kanina mula sa ospital patungong kulungan. So, yon. Abangan natin kung ano ang update nito. Baka hilingin naman sa kanyang mga abogado na ibalik siya sa ospital para sa kanyang karamdaman sa puso. Okay?